What's up guys? So, welcome back again to my YouTube channel. So, yun na nga guys, since hindi pa ako nakapag-upload ng bagong video kasi nagkaroon ako ng problem dito sa aking laptop. So, hindi na siya guys nag-open. So, yung ginagawa kong video, biglang na-pending kasi nga nasira yung laptop ko. So, kapag inon ko guys, yung aking laptop is black screen lang siya. So ngayon guys, wala muna akong mga video editing tutorial video kasi yun nga nasira yung aking laptop. So ngayon, ang gagawin natin guys is mag-upload muna ako ng video about tips guys before kayong mag-apply for monetization. So isi-share ko sa inyo guys yung mga tips para sure na ma-approve ang yung YouTube channel kapag nag-apply kayo for YouTube Partners Program for monetization ng iyong YouTube channel. So number one guys, kailangan guys is malinis ang iyong YouTube channel at walang mga copyright music. So make sure guys na ayusin niyo muna yung mga sound effect ng iyong video. So i-check niyo guys yung video niyo kung may mga copyright music. At kung may mga copyright music naman guys is naayos naman siya. Pwede niyo siya guys i-mute. Or pwede nyo guys i-delete na lang guys yung i-remove guys yung copyright music ng YouTube channel nyo guys. So napaka-importante nun guys kasi hindi guys mo-monetize ang iyong video. Kahit mo-monetize guys yung YouTube channel mo pero guys yung video nyo in-upload is may copyright music, hindi siya guys malalagyan ng ads. So wala siya guys sa revenue, wala kayong makukuha kapag copyright music ang iyong video sa YouTube channel. So, number 2 guys is dapat meron kayong 1,000 subscribers sa loob ng 12 months. So kung nag-start kayo guys na medyo natagalan na lumipas na yung 12 months, make sure guys na taasan nyo pa yung subscribers nyo before kayong mag-apply or pasobrahan nyo guys para sure. Next guys is yung 4,000 watch hours. So ayun, nakikita nyo naman guys sa inyong YouTube studio yung 4,000 watch hours, kung ilan na yung 4,000 watch hours na public views. So napaka-importante nun guys before kayong mag-apply for monetization. So ang ginawa ko nun guys is pinasobrahan ko yung public watch hours ng aking YouTube channel before ako nag-apply for monetization para sure na pasok talaga guys or ma-approve ni YouTube yung aking monetization. Meron ako guys, ginawa nga pala guys na step by step kung paano guys mag-apply sa YouTube channel. So, i-click nyo na lang guys yung link sa description. So, pwede nyo guys panoorin kung paano kayo mag-apply for monetization. So, yun guys, so, tandaan nyo guys, before kayo mag-apply ng YouTube channel nyo for monetization, is-check nyo yung copyright music, kung meron bang mga copyright music, and syempre yung 1,000 subscribers nyo. So dapat guys, sa loob ng 12 months meron kayong 1,000 subscribers, and of course same din sa 4,000 watch hours na public view. So dapat meron kayong 4,000 watch hours sa loob ng 12 months. So take note nga pala guys, pag nag-apply kayo sa YouTube channel guys for monetization, huwag po kayo guys mag-private ng inyong video or mag-delete ng inyong video kasi magbabawas po yan sa inyong public watch hours. So meron akong mga kakilala na YouTubers na dinilete nila yung kanilang video na halos malaki yung ambag sa public watch hours. So, ang nangyari guys is bumalik ulit na demonetize yung kanyang YouTube channel. Ang gagawin mo guys is dapat hindi naka private or hindi mo dapat i-delete yung inyong video para maiwasan guys yung demonetize sa inyong YouTube channel. So, ngayon guys, sorry hindi ako makakapag-giveaway, hindi ako makakapag-live sa YouTube or sa Facebook kasi hindi pa naayos yung aking laptop. So hopefully this coming week mapaayos ko na siya. Medyo busy lang ako so hindi pa ako makapunta sa Legazpi para paayos yung aking laptop. So that's all for today guys. Thank you for watching and ingat po tayong lahat. Bye.